Magandang magandang gabi po sa bawat isa. Salamat po sa Panginoon, makabati sa ating minamahal na Bishop at Pastor Aligaya, ang buong pamilya ng Javier, and of course, ang buong liderato ng Jesus Reigns Ministry at pamilya. Maraming marami pong salamat sa Panginoon sapagkat sa gabing po ito ay magkakasama-sama po muli tayo sa pamamagitan po ng Family Arta. Hayaan niyo po sa gabing itong aking ibabahagi ay of course ay patungkol po ito sa ating Panginoon, sa kanyang kapanganakan. At nilagyan ko po ito ng pamagat ng worship, the aroma of Christmas, or I could say worship is the true essence of Christmas. Hayaan niyo pong basahin ko po ang ating pong text at hinango po ito sa aklat po ng San Lucas, Kapitulo 2 at talatang mga sumusunod mula po sa verse 8. Doon ay may pastol na nasa parang at nagbabantay sa kanilang mga tupa ng gabing iyon. At tumayo sa harapan nila ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag sa kapaligiran nila ang kaluwalhatian ng Panginoon. Ganun na lamang ang kanilang pagkatakot. Ngunit sinabi sa kanila ng anghel, "Huwag kayong matakot, ako'y may dalang magandang balita para sa inyo na magdudulot ng malaking kagalakan sa lahat ng tao. Isinilang sa inyo ngayon sa bayan ni David ang tagapagligtas, ang Kristong Panginoon. Ito ang inyong palatandaan. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na nababalot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. Biglang lumitaw ang kasama ng anghel ang isang malaking hukbo ng mga anghel sa kalangitan. Sila'y nagpuri sa Diyos at umawit. Papuri sa Diyos sa kaitaas-taasan o sa kaitaasan at sa lupa ay kapayapaan sa mga taong pinaglugan niya." Doon pa lamang po'y makikita natin nung isinilang o isisilang ang ating Panginoon at darating sa lupa ay nagpuri ang mga anghel. Natuwa sapagkat ang tao po'y magkakaroon ng tigapagligtas. Kaya makikita natin dito ay mula sa langit ang mga anghel na ito ay nagpasalamat at nagpuri sa dakilang bagay na gagawin ng Diyos. Ang Diyos na magkakatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya po sa Kapaskuhang ito ay maging paalala sa atin ng lahat ng ating mga natatanggap na regalo ay nagpapaalala kung mayroong pinakadakilang regalo ay walang ibang kanyang anak. Ang maging ang Christmas candles ay nagpapaalala sa atin that who is the light of the world, which is none other than the Lord Jesus Christ. Yung Christmas trees, nagpapaalala sa atin na alam natin si Jesus ay ipinako sa kahoy. At maging yung Christmas cheer, no, yung talagang galak ng mga tao o pagbubunyi ng mga tao, ay nagsasabi din sabi ng ating Panginoon sa atin, "But be of good cheer, I have overcome the world." Maging yung Christmas feast, yung pagsasaya, yung pagpipiesta ng mga tao, ay nagpapaalala to that the Lord Jesus Christ is the bread of life na siyang pinagkukunan ng mga tao pagka nagdiriwang ay may mga pagkain. May the Christmas bells, no, nagpapaalala to about the glorious proclamation of His birth. And may the Christmas carols magpaalala sa atin that the glory to God in the highest. And may the Christmas season remind us in every way of Jesus Christ our King. Lahat po dapat ito ay tumutungo sa ating Panginoong Jesus ang lahat ng mga nakikita natin sa paligid na mauwi ito sa ating panambahan sa Diyos. Sapagkat hindi naman kaila sa atin na ang mga nakikita natin sa paligid ay nagdiriwang ang mga tao sa mga kani-kaninya nilang kagustuhan at kaparaanan. Pero kung hindi masisentro sa tunay na may ari ng birthday, bagamat wala pong exactly December 25, but of course, we could felt the very reason kung bakit mayroong ganitong okasyon ay walang iba, kundi ang Diyos ay nagkatawang tao. "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him should not perish but have an everlasting life."
with that kind of salvation na ibinigay sa atin ng Diyos ay isang malaking bagay na upang tayong mga tao ay sumamba at magdiwa. Worship is the true essence of Christmas. Alam natin ang worship ay ito ay isang pagpapasalamat ng pagpapasakop sa Diyos. Okay? And we bow down, we worship Him, at ito yung nagdi-describe about yung ating gesture or respect or submission. And let's find out sa unang pagdiriwang ng Kapaskuhan ng ipinanganak ang Panginoong Jesus ay talaga namang makikita natin ang mga tao na nasa paligid o mga karakter ng panahon yun ay nanambahan talaga sila. Walang iba, unang-una ay walang iba kundi si Mary na sinabihan ng anghel. At nung madinig ito ni Mary na siya ay magiging ina ng magiging tigapagligtas, ang sabi niya, ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at ang aking espiritu'y nagagalak sa Diyos ng aking tigapagligtas. Diba, sabi niya sa wikang Ingles, my soul glorifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior, for He has been mindful of the humble state of His servant. From now on, all generations will call me blessed, for the Mighty One has done great things for me. Holy is His name. Galak na galak ang puso ni Mary. Nagpasalamat siya sa nadinig niyang balita. Kaya naman talagang hindi mapigil ito ni Mary na nanambahan siya sa ating Panginoon. Kung babasahin natin yung mga preceding verses, talaga namang nagpapatunay na ito ng kanyang panambahan sa Diyos. No, hindi lang mo si Mary, maging ang mga anghel, gaya ng ating binanggit kanina. No, sila talaga ay yung hukbo ng mga anghel mula sa langit, ay nagbigay sila ng mga papuri sa Diyos nung mga kapanahon ng iyon. At maging magpasahan ka ngayon. At hindi lamang po yun, maging ang mga tinatawag na the wise men, no? Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 2, talatang 11 hanggang sa talatang 1 hanggang 11 sa mga sumusunod na verses. Sabi ng Biblia, pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatiripa sila. Ito yung sinasabi kong homage, they bowed down at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya mga dala nitong ginto, insenso at mira. Dito pa lang ho, kahit sa pagreregalo, ay nagpapakita ito ng pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesus. The gift symbolizes or symbols of Christ's identity and what He would accomplish. For example, yung pong gold, it speaks about a gift for a king. Yung frankincense, it is a gift for His deity. Yung myrrh, no? Yung myrrh naman, yung frankincense is a gift for a deity. A myrrh is a spice for mortal men who was going to die. So makikita natin, hindi ho basta ito regalo, kundi may pinapahayag na panambahan sa ating Panginoon. And the wise men brought gifts and worshiped Jesus for who He was. This is the essence of true worshiping, honoring God for who He is, and being willing to give Him what is valuable to Him. No. Like for example, si Abraham, di ba, nung inoffer niya si Isaac. Yun yung pagpapakita ng kanyang panambahan sa Diyos. Okay? Itong mga wise men na ito ay nakita natin na talagang sinadya nila. They traveled for many days. I think hindi lang days to, mga months to, para hanapin at talaga namang sambahin ang ating Panginoon na talagang they really honor, they really recognize who Jesus is. At hindi lang po itong mga wise men, even the shepherd. So dito makikita natin na yung mga nakapaligo, ng mga tao sa mga panahon yun, mga nakapalibot ng mga pagkakataon yun, talagang nanambahan sila. Kasama rin po ang mga shepherd, no? At ang sabi ng Bible sa Luke chapter 2, beginning verse 8 to 20, nung ibinalita din sa kanila ang anghel, umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan dahil sa lahat ng narinig nila at nakita ayon sa sinabi sa kanila ng anghel.
So nakakatuwang isipin na at maibalik ito sa mga taong nasa kapanahonan natin nang talagang ang panambahan sa Diyos ay dapat maibalik. Kaya nga ho, marapat na ho, at bagamat tayo tinuruan ng Panginoon sumamba, pero kung magkakatipon-tipon din lang ang pamilya sa araw pong iyon, sa Noche Buena, no, magkaroon ng isang mga pasasalamat na mauuwi sa panambahan ang bawat membro ng pamilya. We will give thanks to the Lord for what He has done sa ating mga buhay. Kaya nga ang tanong eh, ano ba ang dahilan? No, what is the reasons for worshiping Him? Of course, obviously, di ba nakita natin, dahil darating ang tigapagligtas, tayo ay Kanyang patatawarin sa ating mga kasalanan. Sabi nga ng Juan Kapitulo 1, talatang 29, sabi ng Kanyang salita, nakita ni Juan si Jesus na lumapit sa Kanya. Ito po yung malaki na ang ating Panginoon, talagang nagsimula na magministeryo. Ito po yung dahilan. Kaya yung kapanganakan, it is just the beginning, pero ito po yung tutuntunin o tutukuyin ng Panginoon kung bakit natin siya sinasamba sa Kanyang kapanganakan at maging sa mga panahon na kung saan habang tayo po'y nabubuhay. Sabi ng Kanyang salita, tingnan ninyo siya, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Hindi lang po tayo tinatawag na nadama natin yung pag-ibig, kundi mula sa pag-ibig ay naroroon ang pagpapatawad ng ating Panginoong Jesus. Siya po ang mag-aalis. Kaya nga sabi ng Psalms 32, ang pinakamapalad pong tao ay yung taong pinatawad ang kanyang kasalanan. At alam na alam natin yun. Meron nga po lagi isinishare na patungkol sa bawat patungkol doon sa pagpapatawad ng ating Panginoong Jesus kung gano'ng kahalaga. Naalala niyo ba yung isang lalaki na nangihingi ng kagalingan, pero sabi ng Panginoong Jesus ay sa aklat na sa Lucas po ito, sabi niya, when the Lord have seen his faith, sabi ng Lord, my son, his faith has made you whole. So nagtaka yung mga tao. Ang hinihingi ng tao ay kagalingan, pero nakita natin ang pinakadakilang binigay ng Panginoon ay yung kapatawaran ng kasalanan, sapagkat ito po yung dahilan kung bakit dumating ang ating Panginoong Jesus sa ibabaw ng lupa. At siyempre, kung merong dakilang ibibigay ang Panginoon, hindi lang yung kagalingan. Kaya nga ang tanong ng ating Panginoong Jesus, ang anak ng tao ay may karapatang magpatawa dahil ang ginawa ng Panginoon, pinagaling niya. So, ipinapakita niya na meron siyang karapatan, meron siyang kakayanan, at siya yung karapat dapat magpatawad ng kasalanan. Bagamat hindi pa siya napapako noon sa krus ng Kalbaryo, pero makikita natin. Kaya ang mapalad na tao sa Kapaskuhan ay hindi po yung alam natin na meron siya nito, meron siya noon, o anumang mga bagay na kanyang ninanasa sa buhay. Ito man ay patungkol sa pinansyal, ito man ay patungkol sa ari-arian. Bagamat ito po ay pagpapalad na galing sa Diyos, kung merong pinakamapalad na tayong mararanasan, ay yung tayo po ay mapatawad sa ating mga kasalanan. And that lead us to worship Him sa ating mga buhay. Kasama nun, of course, nakasulat ang ating pangalan sa Aklat ng Buhay. Makikita natin yan sa Aklat ng sa Lucas, Kapitulo 10, talatang 17. At meron tayong buhay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Sa Unang Juan, Kapitulo 4, talatang 9. Diba? Ang kaisa-isang anak ay pumunta po dito sa ibabaw ng lupa upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Mula sa pagpapatawad, buhay, karapatang maging anak, ang pangalan natin ay nakasulat sa Aklat ng Buhay. Napakarami natin may pagpapasalamat. Babalikan lang natin. Kaya nga, di ba sa Biblia, kahit sa lumang tipan, laging pagsinasabi ng Panginoon sa mga taga-Israel, lagi niyang binabangkit yung mula, ako ang Diyos na nagligtas sa iyo, naghango sa inyo mula sa lumang tipan, doon sa luma nilang kalagayan, sa lugar po ng Ehipto, hindi dahil sa sinusumbat ng Diyos yun, kundi
gustong alalahanin ng Panginoon tayong mga tao, yung ginawa niya. Yung ginawa ng Lord sa atin, kaya nga nakakatuwa eh, di ba? Ang isa sa iniwan ng Panginoon sa ating ordinansa ay yung tinatawag na communion. Lagi natin binabalikan yun, yun yung nagpapaalala sa atin, yung dakilang pag-ibig, yung dakilang bagay na ginawa niya sa krus ng Kalbaryo, na kahit hindi ho araw lang ng Kapaskuhan, ito yung sinasabi na araw-araw ay magiging Pasko lagi. Ibig sabihin, every day as we remind of Him about inaalala natin siya, naalala natin yung mga magagandang bagay na nagdudulot sa atin upang magtulak tayo para laging sumamba at magpasalamat sa Kanya. Minsan nakakalimutan natin yun. Kaya, babalik tayo sa original na kadahilanan kung bakit ang Panginoong Jesus nung pinanganak iyon, ang magiging response ng tao ay dapat laging manambahan sa Kanya. And let me end with this. Let this Christmas season be a renewing of the mind of Christ in our thinking and a cleansing of our lives by His pure presence, in which is the essence of true worship. Let His joy come to our weary world through us. Ulitin ko po. Let this Christmas season be a renewing of the mind of Christ in our thinking and a cleansing of our life by His pure presence, in which is the essence of true worship. Let His joy come to a weary world through us. Yun po'y nanggaling sa isang tao, si Gerald Kennedy, na iturohong kapanahunan na ito ay maging pag-aalala natin ang ating mga kaisipan patungkol po sa ginawa ng ating Panginoong Jesus at yung paglilinis niya sa atin. At yung kanyang mayamang presensya na nararanasan natin ay magdulot po ito upang dalhin tayo na magkaroon ng totoong panambahan sa Kanya. Yung kagalakan ng Panginoon na kung saan sa mundong ito ay napapalibutan tayo ng marami mga tao nag-aalala at mga nakikita natin sa ating kapaligiran ay hindi ito maging dahilan para hindi po tayo manambahan po sa ating Panginoon. Magandang gabi po at maligayang Pasko. Tayo po'y manalangin. Panginoong Jesus, kami pong lahat ay nagpapasalamat sa inyo pong ginawa sa Kapaskuhan o Diyos na aming tinawag, pero kaya nagkaroon ng Kapaskuhan. Dahil ikaw ay ipinanganak at ikaw, Panginoon, ay may misyon sa tao. Walang iba kundi ang iligtas ang mga tao sa kasalanan upang maibalik muli ang relasyon ng tao sa Diyos na nasa langit. Salamat po, Panginoong Jesus, sa tinahak mo. At hindi lang nagtapos ang iyong misyon nung ikaw ay pinanganak sa Sabsaba, kundi tinahak mo ang krus ng Kalbaryo at mula doon, nais mo, Panginoon, na ang tao ay makaranas muli ng buhay na nagmumula po sa inyo. Kaya naman sa Kapaskuhang ito, hayaan yung babalikan namin at alalahanan namin na kung meron kaming gagawin pangunahin ay ang manambahan sa iyong dakilang pangalan, Panginoon. Alalahanin namin ang dakilang kaligtasan na ginawa mo sa buong sanlibutan. Namatay ka para kami ay makabalik muli at magkaroon ng relasyon sa Diyos na nasa lahat. Salamat po, Panginoong Jesus. Ito po ang aming pasasalamat, papuri at panumbahan. At maingat namin ito ibinabalik sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Muli, magandang gabi po. Pagpalaya tayo naman.